iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay amin. Pasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdarandam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ilang araw. Ipinagilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, gayon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Ang katwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraing puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling nakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas.
magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo ang lahat. Salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sayong landas. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupan lahat. Magandang hapon po ng Lunes sa inyong lahat. Ang magandang balita po sa atin ngayon, ang tunay nating halaga bilang tao ay nakabatay po sa katotohanang pare-pareho po tayong nilikha ng Diyos sa kanyang wangis na lubos niyang kinalulugdan. Ulitin ko po, ang tunay nating halaga bilang tao ay nakabatay po sa katotohanang pare-pareho po tayong nilikha ng Diyos sa kanyang wangis na lubos niyang kinalulugdan. Maaaring hindi po ito alam ng mga mahilig manampal, magsakdal, at manlupig. Akala po kasi nila sa ganitong paraan makadarama ng sense of superiority kaysa sa iba. Kung napansin niyo po kasi, ang pagkakasabi sa Ebanghelyo, kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, ano? Kung pamilyar po kayo sa kultura nila noon, hindi naman po ginagamit ang kaliwang kamay sa pananampal dahil unclean daw po ito. Kaya kung sa kanang pisngi sinasampal ang isang tao, malamang na backhand slap ang pamamaraan. Yung paganon, backhand slap. Para lalong ipamukha sa sinasampal ang kanyang pagiging inferior o subordinate sa sumasampal. May bahid po itong
lording it over, o arrogance. Pero kung ibibigay po niya ang kaliwang pisngi, hindi na po siya masasampal sa ganoong paraan ng pagpapataw ng pagmamataas. Maaring masaktan pa rin niya siya, pero hindi na para magpamukha ng superiority. Sa pamamagitan po kasi ng simpleng pagbibigay pa ng kabilang pisngi, idinideklara niya na hindi na ngayon katulad ng dati. Nailagay na niya ang kanyang sarili sa posisyong hindi na inferior o subordinate. Kung sasaktan pa rin siya, matatambad na ng tuluyan na ang ganitong pamamaraan ng pakikitungo sa kapwa ay nabibilang na sa mga panahong lumipas. Sa madaling sabi, minamahal kong mga kapatid, witnessing ang pagbibigay ng kabilang pisngi. Making disciples ang pagtakbo ng extra mile. At declaration of faith ang pag-aalay pati ng balabal. Paglubusan po nating nayakap ang spirituality of non-violence. Everything will never be the same again. Gaya po ng sinasabi ni Apostol Pablo sa unang pagbasa, hapis na hapis, pero laging nagagalak. Mahirap, pero nagpapayaman sa marami. Walang wala, pero kanya ang lahat ng bagay. Tapos na po ang aking humiliya. Pero kanina, habang binabasa po ang unang pagbasa, at ako'y matamang nakikinig, na-realize ko po, isa-share ko lang sa inyo, ano, na yung palang pamamaraang ito ni Jesus, ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, ng non-violence, ang siya rin palang humuhugot sa lakas ng kaaway. Kasi pagka ibinigay mo pa yung kabilang pisngi mo, ibig sabihin, hindi ka pumapayag na samantalhin ka, kundi bine-bless mo siya. Bine-bless mo ang nagsasamantala sa iyo sa pamamagitan ng rising up against the smaller man. Binabansot kasi tayo ng ating arrogance. Meron ngang isang kwento na dalawang magkaibigan, nagkapi sila. May naging comment yung isang kaibigan tungkol naman dun sa isa ring nagkakape, kung saan sila nagkape. At medyo low blow ang comment. Sabi nung isang kaibigan, hindi niya yung kinonsinti eh. Sabi niya, alam mo, nagulat ako sa'yo ah. Kasi hindi ko akalain na makakapagsabi ka ng ganyan. Alam mo naman na nirerespeto kita. Maging ang inyong pamilya ay umaani ng paggalang sa inyong lugar. But coming from you, nasurpresa ako. Ayun ano? Doon natin nakita yung taller man. Yung kapwa na tumitindig sa dignidad ng kapwa-tao. Kapag ang dignidad na ito ay tinatapakan at inaaglahi ng kapwa, wala pong deserve na kutyain
ng kapwa para lamang itong kapwang ito ay makaramdam na siya ay mas mataas kaysa sa iyo. Sa misang ito, minamahal kong mga kapatid, harinawa na ma-acquire natin yung realization ng katotohanan na tayong lahat ay iisang kapwa. Walang superior sa iba. Maging sa bukasyon na pinag-uusapan, ang aming bukasyon ay kapantay ng inyong bukasyon. Kaya walang sinumang may karapatang mag-lord it over sa iba. Otherwise, mabubuhay tayong lahat na bulag. Kasi kung mata sa mata at ngipin sa ngipin, eh baka bungal na tayong lahat. At bulag na tayong lahat. Ano ang makakagapi? Compassion. Maawa. Maawa sa sarili. Dahil samantalang sinisikap mong ma-outgrow ang iyong inferiority complex sa pamamagitan ng pag-i-intimidate sa kapwa, eh lalong nakikita na napakaraming fear ng taong ito. Napakarami niyang cowardness, karuwagan, kaya nagtatapang-tapangan siya sa pamamagitan ng pang-i-intimidate sa kapwa. Sa halip, mga kapatid, bigyan natin ng puwang sa ating kalooban na tanggapin maging yung nang i-intimidate sa atin, dahil baka sila, gaya natin, ay wounded din. Hindi nga lang nila alam kung paano makipag-usap sa kapwa wounded, dahil ang alam lamang nila ay mang-inflict ng wound din sa kapwa, dahil yun ang lingwaheng kanilang nalalaman. The better man would know na ang lingwaheng kailangan nating gamitin sa isa't isa ay ang lingwahe ng Espiritu Santo, ang lingwahe ng habag, ng awa, unconditional acceptance, anuman ang ating kanya-kanyang pamamaraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. At pagka ang pamamaraan ito ng mahal na po ang Jesus Nazareno ang ating ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa ating sarili at sa ating kapwa, lubos tayong magiging isa. Maging ang tibok ng ating puso ay titibok ng kasabay ng tibok ng puso ng ating Panginoong Jesus. Tulungan nawa tayo ng ating patron sa langit na ihanda ang ating sarili sa pagtuloy na ito sa ating kalooban ng presensya ng mahal na poong Jesus Nazareno sa banal na Eukaristiya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, minamahal kong mga kapatid, napakabuti po sa atin ng ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa kanyang mahabaging pag-ibig na nagbunsod ng ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging iyong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin.
Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manhid ng pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na maakay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon ng sambayanan, habang inilalapag namin sa dambana ng iyong pag-ibig at pagmamahal ang mga panalangin namin, tulungan mo kaming sama-samang lumago at mapaglabanan namin ang pagkakaaway-away at hindi pagkakasundo. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayong lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan nang iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsinod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos. Ang Kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The body and blood of Christ bring us to everlasting life. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagbibig na tunay.
pangalan ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ng pag-ibig ay naroon ang Diyos. Ika-24 na Hunyo, Sabado, ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras na ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 na tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa iganap na ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inanayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. At muli, pinapalalhanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards na pagsusuot ng tamang face mask. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan na lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa lahat ng naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, mga idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, pag-asa at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan,
Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatay kanay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.